pagbukas ko ng pinto, nakita ko nakatiyaya si Guring. Alam mo, nakanganga pa ang walang niya. At alam mo, tumutulo pa ang laway, ah. Ngayon may biglang, langaw. Tawag dito, tumapo na sa bibig. Ah, sabi ko ngayon, Kilaya, inawag ko, Laila, dalipinisan mo, may langaw na dumapo sa bibig ni Tata Guring. Hampasin mo ngayon. Ngayon, nataranto kong Laila. Kinuha yung tangan pa sa ganito. Pagkatapos, pumasok sa loob ng kwarto. Pagpasok, inampas ng ganito. Paghampas, nagising si Tata Guring. Alam mo? Alam mo siya, si Laila. Alin si Tata Guring. Tawag. Sabi ko kay Laila, talitan mo, Laila, takbo. At alam mo, hinabas siya Tata Guring. At alam mo, putas pa ang buti. Huwagin kayo dalawa para makakain na tayo. Bayan, tumawag yung may-ari, ay kukunin daw mamaya. Palpak na pala ang matris nito eh. Tinatanong kita kung matatapos mo yan. Eto nga't halinhinan na kami ni Nestor sa paglapirot dito eh. Ha, Nestor? Umagang-umagay kung ano ka demonyohan niyang lumalabas sa bibig mo. Matatapos o halin kong ching. Nestor, laban mo nga yung pantalong ko ngayon. Gagamitin ko. Nakita mo ng business si Nestor eh. Bukas mo na palaban yon. Saan ka ba pupunta? Sa eskwela, inay. Thank you, Badong, ha? Kukunin ko yung grades ko. Naku, eh, bakit hindi ka na lamang mamasahe? Nag-aaksaya ka ng gasolina. Kumuha na ako ng pera, inay. Ano? Kinuha mo yung pambili ng langis? Magkano? 150. Ay, naku, hindi maaari. Akin na, ibigay mo sa akin lahat. Naku, alam mo namang wala akong pambili ng langis. Oo, oh, 100 na lang. Ay, hindi. Akin ang lahat. Ibigay mo sa akin lahat. Hindi maaari. 50 na lang. Ay, naku, boy, ha?
ang batang ito, akala niya hanggang ngayon, pinupulot pa rin ang pera. Nakaw! Naniningal ang pugad lang ho yan, Aling Kunching. Dito matutulog si Goring mamaya. Kailang malinis ang bahay, ha? Yung kapatid niyo, dapat natutulog na. Alam niyo naman si Goring. Allergic sa ingay yan. Debbie, pagdating ni Goring, ipaganda mo ng panangalian, ha? At dagdagan mo si Naeng, ha? Buisit na. Pwede? Debbie! Narinig mo ba ako? Oo! Ipaubos mo na pagkain. Mamiyang gabi, magdadala akong ulam. Ano naman ba ito? Aweng! Aweng! Linis mo nga, Sai. Tignan mo nga. Umihini naman, lintik na kapatid mo. Ito naman. Wala nang ginawa maghapon kundi umihi na umihi. Mamaya mo, pinasakot ang bulak ng pekpek mo, makita mo. Ayoko makakamoy ng panghi pag-uwi ko, mamaya. Nay! Oh. Wala lang mo tayong toyo eh. Eh, di mangutang ng tindahan. At siya nga pala, Debbie, baka pagdabugan mo na naman si Goreng, ha? Dudunggulin ko yung nguso mo. Sira na naman ang gabi natin. Sa labas na naman tayo matutulog. Lika, manood tayo sa sine. Binigyan akong passes ni Letty. Anong palabas? Stella Suarez Jr. Maglalaba pa ako eh. Dadaan pa naman ako sa eskwelan eh. Tama-tama mga bandang alas 3, saka kita babalikan. Oh, sige. May isang batang lalaki kanina. Wala pa siguro ang 13 anyos. Nagpapamilit ba namang manood ng sex object? Hindi ko nga pagbilan ng ticket. Inay, magpapahangin lang ho ako sa labas. Nestor, daan ka muna. Baka naghihintay si Debbie. Naku, masisira lang ang gabi mo. Nandun ang tsuhin niya eh. Magpapakita lang ako. O sige, matulog ka na. Naku, hindi pa ako inaantok. Iniisip mo lang yata siya eh. Huwag kang mag-alala, mahal ka rin noon. Sino? Inay, pupunta muna ho ako kina Debbie. Aba, Leti, gabing-gabi na mga ngapit-bahay ka pa. Baka puro kalandian niya inaatupag niyo. Babalik ko ako agad. Kanina pa ako naghihintay sa'yo. Maaga pa naman ah. Kanina ka pa umalis eh. Eh nagpunta nga ako sa tatay sa baklaran eh. Paraan nga. Tapos? Tapos namasyal kami ni Boy sa luneta, tapos kumain kami, tapos wala na. Nanood mo na kayo sinibago eh mo eh. Ba't ba nag-apura kang manood? Samantalang sabi ko sa'yo, manood din tayo sa Linggo. Eh wala nga ang tatay kapag Linggo eh. Tor, ako naman kasama ni Debbie ah. Kaya nga ako nagusisa eh. Pinsan mo, pinagsesolosa mo, ano ka ba? Ako siya tao mo ngayon ah. Teka, Tor. Nung shota ako si Debbie, madalas mo siyang sama magsimba. Wala ka na ulit ang isa. Kayong dalawa, tigilan nyo na. Kasi pag naabutan ako ng nanay ko, ako na naman ang pagdidiskitahan nun.
Debbie, ba't nandito ka sa labas? Hindi ang bahay asikasuhin mo. Si Goreng. Eh, kasi ho, inay eh. Umalis ka na naman ng bahay, ano? Saan ka nagpunta? Ha? Kayong dalawa, hindi mo ba kayo nahanap sa inyo? Tor, liga na. Katalaga mo, tao, nakikipaglandian ka sa kalye. Nakikipaglanturan ka. Aba, Debbie, sumasobra ka na. Oh, ba't hindi nila pinapakain yan? Dito pa kayo kumakain. Nagkakalat pa kayo. Kayo talaga wala na kayong ginawa kundi. Tingnan nyo itong bahay. Doon kumain, doon. Pagkaanin mo yan. Kinukulilin siya yung ako. Nakbo! Hoy! Hindi pa ako tapos sa'yo, ha? Sinabi ko na sa'yong asikasin mo itong bahay na darating tatagoring mo. Nakuha mo pang makipaglandian sa kalye. Para kang maubusan ng lalaki. Nanalalaki rin naman kayo, ah. Ano? Ulitin mo nga sinabi mo? Ha? Ha? Walang iya ka talaga? Sumusobo ka sa akin, ha? Wala ka respeto sa magulang mo! Papatay kita, walang iya ka! Kung alam kong ganyan ka, tiniris na kita ng maliit ka pa! Walang iya ka sa kalye! Wala ka na naitulong sa akin! Walang iya ka! Sobrang na talaga magkasagot sa akin, ha? Bakit? Ikaw ba nagpapalamon sa lalaki ko? Ha? Sino ba pinagmamalaki mo? Yung mga nobby mong magpinsang mekaniko na yon? Akala mo ba siya sarisohin ka nun? Ha? Ha? Hindot ka? Pakaingatan mo yung tapas ng dila mo, ha? Hindi mo ko pinalalamon! Goreng, wala naman akong ibig sabihin. Yung pala mo dito gabi-gabi, ay inuubit mo lamang sa restaurant! Hestor, Hestor, mahal mo ako, di ba? Uwi mo na ako sa inyo. Debbie! Hindi ka babalik! Debbie! Alauna, imedyo na ng umaga, wala pa yung batang yun. Saan pupunta? Bibili lang ako ng sigarilyo. O, hindi ba sarado ng mga tindahan ngayon? Sa kanto lang ho. Bisyo lang, dadayuhin pa sa kanto. Nestor, naibigay mo ba sa akin ng sukli ng langis kanina? Nandito ho. Nakalimutan ko kasi. Ngayong gabi ko lang naalala. Kala ko kasi natutulog na kayo eh. Bukas ko pa sana ibibigay. Kanina pa ako hanap ng hanap dito sa kulang na ito, akala ko tuloy si Boy ang kumuha. Sandali lang ho. Alimbella, wala rito si Boy. Hindi ako naniniwala. Alam ko, nandiyan si Brian. Ano ba yan? Aba, Bella, napasugod ka. Ilabas niyo ang anak ko. Nasa si Debbie. Aba, bakit pa pupunta rito, anak mo? Hindi umuwi sa amin si Debbie. Sumakay siya sa jeep ni Boy. Sandali lang, Bella. Kahit na totoo, nakasama na anak ko, ang anak mo kagabi, hindi nangangahulugan na magkasama sila sa buong magdamag. Nasa si Boy. Gusto ko siyang makausap. Eh, wala siya eh. Hindi pa rin umuwi. Nakita niyo na? Di magkasama nga sila. Hanggang hindi dumadating si Boy, hindi ko masasagot ang pagkawala ng iyong anak.
At hanggat hindi ko nakikita si Debbie, hindi ako alis dito. Kung ganon, tayo na sa loob. Doon natin sila hintayin. Mabuti pa. Kala ko ba si Debbie si Ota mo? Ang anak naman ito, magdamag mo kundi pinatulog sa pag-aalala eh. Nakagalitan ka lang, nagtanang ka na. Ano po, inay? Inaasahan ni Inay na mag-aabay sa kasal ko. Wala akong mahiraman, Barong eh. Tor, alam mo namang mahal ko si Debbie. Ako nauna sa kanya. Saka akong pinili niya. Oh boy, hindi ka pa bihis. Magbihis ka na at alas 4 usapan natin kay Father. Oo. Mayug ka! Nagmamalaki ka pa! Saan ka na tayo eh! Babayan mo na naman eh! Bakit? Bakit mo sinukat yan? Gaga, paano ko malalaman kung may diferensya kung hindi ko isusukat? Pakiano naman, oh. Malas daw ang nagsusukat ng damit pang kasal, eh. Hindi ako naniniwala sa pamahiin. Ikaw rin, baka hindi matuloy ang kasal mo. Eh ano? Maswerte ka nga kay Boy, eh. Mas bagay pa kayo. At sinong bagay kay Nestor? Ikaw. Marami pa ho tayong beer. Pag naubos yan, humingi lang ho kayo. Sige ho. Thank you. Sige ho. Dito lang muna ako. Oh, wala kami. Pero pare, nakita mo si Pipit. Pare, tignan mo si ano. Naku, Mare. Magbabagong takbo ng buhay mo. Magkakaroon ka ng apong lalaki. Sana na nga, matagal na ako nagtitiis eh. Baka naman talaga na ng Diyos na ako'y magkaapo. So, yan. Nay, doon muna kayo sa loob. Sandali lang, maiwan ko kayo, ha? Sige. Ikaw nang bahala sa kanila. Thank you, Doc. Congratulations, Boy. Ano bang pakiramdam ng bagong kasal, Boy? Parehong magandang bata. Katuluyan. Hindi pa nga ako. Kuha mo nga ako ngayon. Ganyan. Patakanin mo nga yan. Dito pa ito nagsasabunutan, tadang tao. Pahalat yung pansit. Alam mo ang pansit, hindi na inaasinan yan. May sarili ng alat yan. Ay, balay, alika. Magpapakot ng litrato. Alika, dito ka muna. Sa wala pating kuha eh. Hindi, doon ka muna ha. Boss, magpapakot ng litrato. Gusto ko kayo. Ito. Smile. Smile. 1, 2, 3. Yan. Sandali lang, ha? May asikasuhin lang ako sa labas. O, sige, balay.
Pati ba naman? Ay! Oh, baka sumobra yan. Ikaw malasing. Ayo, isang beer lang naman eh. Ha, isa lang naman daw. Sobrang magalpak ng tao kapag nagkakatuwaan. Uy, sister. Thank you. Congratulations, boy. Thank you. Mm. Sali ka na. Bastos. Sorry, Lacha. Sige, sorry niyo. Ay, mukha naman niya, ha? Mukha! Maligaya, bate. Pare, mukha na isa ka na sa outfit mo, ha? Nakakalalaki ka. Baka... Untang mukha na... Mr. Ernesto, ano ba nangyayari? Ano ba problema, pare? Oh. Pare, dali mo. Untang ina mo, ha? Bibili mo, bibili mo, ha? Nagbibiro lang yan. Ernesto. Kasi na kasi. Ano yan, ha? Ano ba susubisipin mo yan? Ako na bahala rito, aling kuting. Kayo na sana bahala magpapasensya. Marami lang siyang nainom, eh. Putang niya. Hindi, papasukin mo na nga yan. Oh. Okay lang, mga Pedro. Ay, bahala magpapasensya sa anak ko. Marami lang siyang nainom, eh. Biro lang yan. Okay lang yan. Huwag sana kayo madadala. Pare, pasensya ka na. Okay lang yan. Pwede nakainom lang ang pare ko. Wala po naman. Alam mo naman, mainit ang ulo pag nagkakainom ang kumitan, eh. Umiyabang talaga yung Julie. Akala mo kung sino. Gusto mo, ipagtibak ka ng kape. Hindi mo tinamaan si Boy. Ha? Ayun, yun nakausling yun. Puta rin ang Boy! Si Debbie, gusto mo rin tirahin si Debbie? Ayun, Adan. Sa likod ng gulong. Puta rin mo, Debbie! Yun pa, yun pa! Sino yan? Si Aling Belia. Puta rin ang Aling Belia! Tsaka yun, yung nasa sulok, si Miriam. Puta rin mo, Miriam! Tsaka yung nasa tabi na. Puta rin mo, Tanya! Huwag tayo ng Marobleza! Sino yun? Wala! Kapunteysa namin yun! Ayun pa! Ayun pa! Batuhin mo yan! Sino yun? Sino yung tao yun? Huwag! Ha? Tatay ko yun eh! Ano? Oo. Ang tatay ko, ang dami na siguro niyang napatay na rebelde. Minsan ko lang nakita ang tatay, pero hindi ko maaaring makalimutan mukha niya. Kayo manggiding kasi siya eh. Magkahawig ang mga mata at labi niyo. Thank you.
Madong, isoli mo yung mga basyong bote ng beer. At kwentahin mo mabuti ang deposito. Opo, Nanay Conching. Gising na pala kayo. Ba't di pa kayo sumalo dito? Eh, tulog pa ho si Boy at saka maliligo pa ako. Maaga tayo nag-aalmusal dito. Hayaan mo na yan at si Debbie gagawa niya ng sabay-sabay mahugasan. Leti, ano ba? Mataas na ang araw, ah. Anong oras ka ba umuwi kagabi? Mga alas 10 na ho, inay. Eh, tumulong pa ho ako kay Aling Kunching, eh. Naku, ikaw talaga. Kaano-ano ba yung si Kunching? Hindi ka naman niya pamilya. Doon si David. Nandun, naglalaba. Nakapaghugas ka na ba ng pinggan? Kanina pa. Pag naghugas ka ng pinggan, hindi ibig sabihin pinggan lang ang huhugasan mo. Isabay mo na rin ang paglilinis ng kawali, palayok at kaldero para hindi aksesa sa oras at sa tubig. Bilang may bahay, obligasyon mong asikasuhin ang pangangailangan ng asawa mo. Aba, huwag mong iaasa sa ibang taong paglalaban ng damit, Boy. Shh, marinig ka ng binan mo. Wala sila. Unang araw ko pa lang nga dito, pinagsabihan na ako na dito, maaga kami nag-aalmusal. Nasaan ba sila? Si Nanay Kunching na malengke, si Boy nag-enroll. Gusto ko nga sumaman, pero ayaw naman niya akong payagan. Ganyan talaga, pag may asawa ka na, wala nang lakwa-lakwatsa. Saan nga pala kayo nagpunta ni Nestor nun? Sikreto eh. Sino? Naku! Hayaan mo siya. Hindi ko na nasanay dito kung paano. Hello, Claire. Nakakailang bote ka na? Isa lang to, pampantok. Dalawang pisong mamantika nga ho. Ba't di ka na dumadalaw sa bahay? Maraming trabaho sa shop eh. Dati naman busy ka rin pero nakakadalaw ka kay Debbie.
Halos gabi-gabi pa. Nakakuha nga palang inay ng pases. Manood tayo ng sinisa. Sundin mo ako sa bahay, mga alas dos ng hapon. Kung payagan ako na inay. Eh di magpaalam ka ng mahusay. Siguro naman papayagan ka kung linggo. Bahala na. Basta ha, aantayin kita. Sige, mauna na ako. Tumakas na kasi ko eh. Tor, pagamit. Inay? Ano yun? May pagtatapat ho sana ako sa inyo. Kung ako lang sana ang masusunod, Kunching, ayoko pa sana papag-asawain ko si Leti. Pero masyado naman yatang magrabyado ang anak ko kung magkasawalang kibo na lamang ako. Ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga tao? Na hindi ko tinutupad ang obligasyon ko sa aking anak? Dapat lang sigurong panagutan ng pamangkin mo ang ginawa niya kay Leti. Total, nagkakagustuhan naman yata ang dalawa. Alam ko naman ang katayuan ni Nestor. At hindi ako humihiling ng isang bagay na hindi niyo makakaya. Ang hinihiling ko lang, makasal ang dalawang bata sa lalong madaling panahon. Congratulations, hijo. Mm-hmm.
Inay. Good morning ho, Inay. Ano bang niluto mo? Nagsangag ho ako, tsaka pinirito ko ho yung natirang isda kagabi. Si Nestor. Sandali lang ho, tatawagin ko. Nestor? Nestor? Kakain na. Si Debbie, tulog pa ba? Mamaya ako, kakain na yun. Naglilihi na ba rin ang asawa mo, kaya hirap na hirap bumangon sa umaga? Masanay ka na kinay, Letty. Ganyan yan. Magaling sumira ng araw mo. Papano eh, dati-rati, siya lang ang pinakamagandang babae dito. Hayaan nyo, Inay. Pag nanganak si Debbie ng babae, papangalan namin sa inyo. Boy, ah. Puro kabiro. Baka akala mo, lagi na lamang kayo nagbabahay-bahayan. Ang pag-aaral mo, seryosohin mo. Hindi ko alam kung gagraduate ka nitong semester na ito. Sa summer, ho. Tama pa lang kutub ko. Ano naman subject ang binagsak mo? Wala ho. Dinadrop ko lang. Terror kasi yung professor namin eh. Ikaw lang ang alam kong inabot ng 6 na taon sa commerce. 5 lang ho. Si Debbie, buntis nga ba? Huwag ho kayong mag-alala, Inay. Hindi pa. Debbie! Mamamalaan siya ka ba? Matatapos na ako! Sumunod ka na dito! Mamaya na ho! Gayun na! Habang may isang plancha, santang bakang planchahin mo dyan, wag mo na ipagpabukas! Gawin! Hinga ng malalim. Pigilin mo hininga mo. O buga. Isa pa. Sige, dahan-dahan. Buga. Nasa lugar naman pala, matris mo ah. O sige, magbihis ka na. Tuwing ikalawang buwan ka kamo dinadatnan. Ha? Eh, minsan ho, ikatlo. Ah, walang kaso yan. Basta, pagka dinatnan ka uli, eh, pupunta na lang ako dito. Basta ipatawag mo lang ako. Eh... At aayusin natin ang regla mo. Pagkatapos ho ba nun, mabubuntis na ako? Aba, basta't sundin mo ang lahat ng pinayo ko. Kapag nagtatali kayo ng mister mo, dapat huwag siyang lasing o pagod. At ikaw naman, huwag kang galit o balisa. O, sige, ne, ha? Oo. Amin, eh. Kaya lang hindi namin inaakala na si Gina mismo ay magkakaroon ng lakas ng loob na mag-sunday, si? Debbie, pakihina-hinaan mo nga, oh. Gusto mo ba na ba, si? Eh, ganun sa sunday ding ako. At saka, misis, alam na alam yun naman na yung volume. Lakas pa. Eh,
Gina. Kilala ka namin sa maraming maraming taong... Kabibiyuda ko pa lamang noon sa ama ni Boy. Nang biglang sumulpot dito yan si Nestor. Payat na payat at kiitim-itim. Siguro mga 7 o 8 taon siya noon. May dala pa nga sulat galing sa lola niya. Noon ko lang nalaman na patay na pala ang pinsan ko. Yung ina ng asawa mo. Sabi nga, kung maaari daw, dito na sa akin tumira si Nestor. Eh, ano pa nga ba magagawa ko? Narin na yung bata. Pero masipag ang asawa mo. Kung hindi nga lang ba nagbago ang buhay namin noon, di sana mapagtapos ko ng college ang batang yan. Pero minsan lang ako nagalit sa batang yan. Nakakatuwa ba naman kagabi? Hinayaan ni Dadang si Maxie sa harap ng kanyang biyanan. Biyanan ni Dadang? Hindi biyanan ni Maxie. Gaga naman to. Ay, si Letty, oh. Letty! Letty! Alika, pasyal ka naman dito. Hoy, bakit hindi ka na bumibig sa tindahan ko? Nasa loob kasi pwesto mo eh. Ay, Letty, hindi ko yata nakita namamalengke si Daddy. Baka naman inaasikaso si Boy. Ay, Letty, hindi pa papunti si Daddy? Magkano rito? 44 ang kilo niyan. Naunahan mo pang kaibigan mo. Ilan buwan ba yan? Ba't na lang ninyo hulaan? Huy, hulaan isa? Dalawa? Tatlo? Letty, masarap ba magbuntis? Ugali na rin lang ninyong manukso. Manukso na kayong sarili ninyong lalaki. Para malaman nyo kung masarap nga magbuntis. Ito naman, di na mabiro. Oy, bibili ka pa ba? Naku, tatanong-tanong ito. Kat kailan suplada yan? Tsura, kung hindi lang nila pinikot ni Debbie magpinsan, naku, disklasyada rin silang dalawang pares na mga lahi. Ayan pa. Nagsayang ka na ba? Siyempre. O bumili ka ba ng alimasag? Hindi. Mahal eh. Sino ba gumamit ng kubeta? Hindi man lang nabuhos. Ako. Nakalimutan ko eh. Buhusan mo yon ha? Pwede yata lumalaki tiyan mo.
Nako, Nestor. Ano? Kailan? Paano nangyari yun? Natatandaan mo nung minsan magpaalam ako sa'yo para magpunta sa hilot. Malapit na ako sa kanila nung bigla na lang sumakit ang tiyan ko. At bago ko na malayan, inagasan na ako ng dugo. Bakit mo ko dinaya? Hindi kita dinaya, Nestor. Hindi ko lang agad nasabi sa'yo. Nagsinungaling ka. Kayo mong gina, nagsinungaling kayo. Kailan man, hindi ka nabuntis. Tor, saan ka pupunta? Wala. Halika muna rito, samahan mo ako. Hinihintay ko si Boy, eh. Masama pa rin ba ang lobo sa akin? Nahalata ko lang kasing parati mo ako iniiwasan eh. Umiiwas lang ako sa gulo. Hindi talagang iniiwasan mo ako. Dahil gusto mo ipamukha sa akin na ako may kasalanan sa mga nangyari. Tapos na yun. Hindi pa tapos ang lahat dahil hindi pa rin natin makalimutan ang mga nangyari. Alam mo, nung tinanungan ng pare, kung may gustong tumutol sa aming kasal, akala ko talaga eh, tatayo ka, tututol. Bakit? Kung tumutol ba ako, iuro mo kasal niyo? Oo. Saan ka na naman nasabit? Kain naman lang kami ng mga kaklasiko. Tapos na kasi ang midterms eh. Oh, higupin mo itong mainit na sabaw at nang mabawas-bawasan niyang pangangasim na iyon sikmura. Ganyan din ako na nagliliha ko kay Boy eh. Mabuti ka pang at bihiran sumpungin. Sige, magpahinga ka na at ako na magluluto ng ating hapunan. Salamat ho, Inay. Kapatid lang ako sa amin. Dadalawin ko yung mga kapatid ko. Mm-hmm.
Letty, yung television.